Okay na. Ayan. Sige po. Pwede na tayong mag-settle at simula na po natin ang ating Bible study. Ayun. Magandang umaga po sa lahat and Happy Lord's Day. Happy Lord's Day. Po. Okay, sige po. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa book ni John Owen na Duties of Christian Fellowship. Tayo po ay nasa section 2, rule number 7. And before po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Ama, muli, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin, muli po Panginoon, pinagsama-sama mo kami sa lugar na ito upang papurihan ka, Panginoon. Maraming salamat po at nakarating kami ng ligtas sa lugar na ito. Panalangin namin sa aming mga kapatid na papunta pa lamang na nasa biyahe at maging sa mga aten, Panginoon, pag-ingatan mo rin sila na makarating sila ng ligtas sa lugar na ito. Panalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, sa aking ituturo sa book po ni John Owen, itago mo ako sa inyong likuran. Ibaba mo ako, Panginoon. Ibaba mo ang inyong tagapagturo upang kayo po ang maitaas, Panginoon. At nawa, ang katotohanan lamang po ng inyong salita ang maihayag sa pulpitong ito. And sa mga makikinig po, panalangin po namin na ito po ay maunawaan ang bawat isa at may apply din namin po ito sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ito aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so ngayon po, nasend na po siguro sa GC yung ating notes po para dito sa ating pag-aaralan ngayon. So, let me read po yung rule number 7. Okay, sabi dito, believers must bear with one another's infirmities, weakness, sensitivities, and failings. In meekness, patience, and pity, and providing help and assistance. So, before po tayo magpunta sa mga list of verses natin dito sa ating mga reference, may gusto lang akong ipaalala sa bawat isa sa atin. No? Although ilang weeks or months na natin inaaral itong book ni John Owen na Duties of Christian Fellowship, ipaalala ko lang po ulit na since na sabi dito, this is our duty to our fellow Christian, ibig sabihin ito ay inaasahan sa atin. Inaasahan sa atin na gawin natin ito. So we have an obligation and responsibility to do or to obey these rules sa ating mga pastor or elder na pinag-aralan natin sa section 1 and sa ating mga kapatid na hindi naman pastor or elder na pinag-aaralan natin ngayon dito sa section 2. So I think pwede ko sabihin na hindi na dapat tayo nagdadalawang isip. Hindi na dapat tayo nagdadalawang isip kung gagawin ba natin ito o hindi. So, dapat tayong mga magkakapatid dito sa CRO, meron tayong nagkakaisang pag-iisip na kailangan ko itong gawin. Dahil, ito ang pinapagawa sa akin ng Diyos. No? This is our responsibility. This is our obligation. This is our duty to our fellow Christian. Okay, di ba? Sa trabaho natin, pag may inutos yung boss natin, ginagawa natin yun, di ba? So, kung sinusunod natin yung mga earthly masters natin dito sa lupa, lalo na dapat sundin natin yung Diyos na nagligtas sa atin, no? Yung Diyos na pumili sa atin, yung Diyos na nagbigay sa atin ng pananampalataya. Okay, and in these duties ay inutos siya sa church, sa body of Christ, no? At ang context nito ay sa loob ng simbahan. At anong meron sa loob ng simbahan? Mga mananampalataya, mga Kristiyano, no? So anong inaasahan? Sinong inaasahan
na gumawa ng mga bagay na ito, syempre yung mga Kristiyano, dahil inuto siya sa simbahan. Okay? Although yung simbahan, sometimes or siguro, madalas, no, nahaluan siya ng mga hindi mananampalataya or hindi pa mananampalataya, nangyayari talaga yon, no, na may mga nahahalo. Even in the early churches sa New Testament. No? Pero yun nga, inaasahan natin ito sa mga mananampalataya. Hindi ba may kasabihan tayo, no? Ewan ko kung sa amin lang ba yun, na mga kalalaki yun, pag nag-uusap. Or... Pero yun nga, may kasabihan na, ano nga asahan mo sa hindi mananampalataya? No? Ano nga asahan mo? Magagawa niya ba yun? Yung pinapagawa sa ng Diyos sa hindi mananampalataya? So ngayon, balikta rin natin. Anong aasahan mo sa isang mananampalataya? O sa mga mananampalataya? Anong aasahan natin? Aasahan natin na gagawin ng mananampalataya ang kanyang duty sa kanyang kapwa mananampalataya. Yun yung aasahan natin. Okay? So ang paalala sa atin ngayong umaga ay God commands Christian to do these rules. Ito ang mga pinag-aaralan natin, itong duties, no? To do our duties, to do our obligation, and we are Christians are expected to do it. Okay? So, and, okay, so isang katotohanan na pag-uusapan natin ngayong umaga, based dito sa rule number 7, basahin ko po uli, no? Believers must bear with one another's infirmities, weakness, sensitivities, and failings. In meekness, patience, and pity, and providing help and assistance. So, ang isang katotohanan na pag-uusapan natin ngayong umaga ay ang katotohanang may kanya-kanya tayong kabiguan at pagbagsak, no, sa ating buhay Kristiyano. Ano yun? Kabiguan at pagbagsak sa kasalanan. So, every day, we sin against God. And may mga kasalanan na nagagawa pa rin natin kahit pilit natin itong pinaglalabanan. Okay? Nakakalungkot dahil bumabagsak pa rin tayo dito. But I pray or we pray, no? Pinapanalangin natin na sa tulong ng Diyos na patuloy na nagpapabanal sa atin, sa tulong ng Diyos na mapagbiyaya, sa tulong ng Diyos na nagpapatawad ng ating mga kasalanan, sa tulong niya ay mapagtagumpayan natin itong mga kasalanan na to. Okay? So, ang katotohanan, bumabagsak at nagkakasala pa rin tayo. At kasama rin dito yung pagkakasala natin sa ating mga kapatid sa mananampalataya, no? Nangyayari talaga yon, yung mga ganung bagay. So maaring sa salita o sa gawa, even sa ating mga naiisip, nagkakasala tayo sa ating mga kapatid. O medyo matagal na rin tayo magkakasama dito sa CRO, tama, no? May taon na rin. Sa span ng time na yon, ng tagal nating magkakasama, sa tagal ng ating pagkikita tuwing linggo or tuwing may mga gawain, maaring may mga nagawa na tayong mga bagay or may mga nasabi na tayong salita na nagkasala tayo sa ating mga kapatid. So, maaring nangyari na yung mga bagay na yon. Maaring may ongoing tayong hindi pagkakaunawaan ngayon sa ating mga kapatid. And kung wala naman, good yan, no? Ipagpatuloy nyo yan. Pero kung sakaling dumating man yung oras na yon na magkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan sa iyong kapatid, magkakasala siya sa iyo, nagkasala siya sa iyo or nagkasala ka sa kanya, kung dumating man yon, I hope na ngayong umaga malaman natin kung ano yung mga gagawin natin. Okay? Now, sa kabila ng mga bagay na ito, sa kabila ng ating mga kahinaan, may kanya-kanya tayong kahinaan, kabiguan at pagbagsak sa kasalanan, or sa kabila ng pagkakasala natin sa ating mga kapatid, no, ano yung gagawin natin, no, sa kabila ng mga bagay na ito? Ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos? So ngayon, punta tayo sa first verse sa ating pag-aaralan. Ephesians 4 verse 32. Let me read. Be kind to one another,
tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. So, anong gagawin natin? Napaka-straight to the point po na sinabi dito. Anong gagawin natin? Kapag nagkasala ang kapatid natin sa atin, sabi ng salita ng Diyos, maging mabait at mahabagin kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo sa isa't isa kung paanong kay Kristo ay pinatawad kayo ng Diyos. So kung titingnan natin, parang andali lang niyang sabihin, no? Parang andali lang, no? Pero I believe most of the time, mahirap itong gawin, no? Lalo na kung yung kapatid ay nagkasala sa iyo diretso. Sa iyo mismo siya nagkasala, no? I believe most of the time, mahirap itong gawin. So maaari kasing magkasala yung kapatid sa kanyang mga nasasabi or nagagawa na hindi naman nakadirect sa atin, no? Maaring sa ibang tao niya yung nagawa or baka may nasabi lang siya, baka may nagawa lang siya na naapektuhan tayo, no? Pero ibang usapan pa rin pag sa atin mismo ginawa yung kasalanan. Okay? So may mga times na diretso talaga sa atin yung pagkakasala. And mahirap talaga siya, no? I believe, no? Pero ito ang salita ng Diyos at kailangan natin magpasakop dito. No, basahin ko po uli, no? Ephesians 4 verse 32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. And this is the word of God at kailangan nating gawin ay magpatawad. So kung may ginawa sa atin yung kapatid natin, magpatawad tayo. Okay? So ituloy natin yung pagbasa sa chapter 5. Ephesians 4:32 to, 'di ba? So ang kasunod niyan, chapter 5 na. Verses 1. Ituloy po natin yung pagbasa doon. Therefore, be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and a sacrifice to God. Ngayon ay nasa pananampalataya na tayo. So we are Christians, we are loved by God and expected sa atin na maging imitators of God. Tama? Sabi sa salita ng Diyos, Christ likeness. So, we must walk in love. No, kung ayun ang inutos ng Diyos, ayun ang inaasahan sa atin. So, same sa Romans 5:8, anong sabi doon? But God shows His love for us in that while we're still sinners, Christ died for us. At dahil sa sacrifice na yon, kaya napagkalooban tayo ng kapatawaran. So, kung paanong tinanggap natin ang pagpapatawad ng Diyos, ganun din, ibigay natin ito sa ating mga kapatid. No, kung paanong tinanggap natin yung pagpapatawad ng Diyos, gayon din, ibigay natin ito sa ating mga kapatid. Dahil kaparehas din natin silang tumanggap ng biyaya. Tama po. So now, ang next question is, hanggang kailan? No? Hanggang kailan ko ba papatawarin yung kapatid ko? Nakakarami na to, bro Chester eh. Hanggang kailan ba? No? Hanggang kailan natin papatawarin yung kapatid natin? Hanggang ilang pagkakasala lang ba dapat? No? So bago natin maisip yan, 2,000 years ago, may nakaisip na yan. Sino? Si Apostle Peter po. No? Si Apostle Peter, kasama siya sa 12 disciples. No? Punta tayo sa sa susunod na verse natin. Matthew 18 verses 21 to 22. Basahin ko po. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? So nagbigay siya ng bilang, no? 7 times daw. And Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. So hindi dito sinasabi ni Jesus na 490 times mong patawarin yung kapatid mo, no? 490 times lang tayo magpapatawad and then tapos na. No, hindi yun yung sinasabi ni Jesus. Pero ang sinasabi ng Panginoong Jesus kay Apostol Pedro ay ang bilang ng pagpapatawad ay hindi lang sa gusto mo. No? Hindi lang sa gusto mo or sa sinasuggest mo.
it's far beyond, no? It's far beyond. Yung 7 to 490, malayang diferensya yun, malaya agwag. It's far beyond. Sabi po sa RSV, Reformed Study Bible, ni R.C. Sproul po, 70 times 7 vividly removes all limits to our obligation to forgive. It is far beyond. It's limitless. No, it is limitless. So kung gaano tayong paulit-ulit na pinapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, araw-araw, no, ganun din. Huwag tayong magsawang magpatawad sa ating mga kapatid. Okay? So I think pwede kong sabihin na magpatawad tayo hanggang Kristiyano tayo. Magpatawad tayo hanggang Kristiyano tayo. Ngayon, sa third sa susunod na verse natin, Mark 11:25 to 36, basahin ko po. And whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also is in heaven may forgive you your trespasses. Okay, so basahin ko rin yung sa Matthew 5 verses 23 to 24. So if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar. Go first, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. And ngayon dito, makikita natin na napakahalaga talaga ng pagpapatawad, no, at pakikipag-ayos sa ating mga kapatid. Kasi sabi dito, based dito sa salita ng Diyos, paano tayo makakalapit ng maayos sa Diyos kung meron tayong hindi maayos na relasyon sa ating kapatid sa pananampalataya? And isa sa mga duty at obligation ay ipanalangin ang bawat isa para sa ikabubuti nila. Tama? Napag-aralan din natin yan. So, isa sa obligation at responsibility natin ay ipanalangin yung iglesia para sa ikabubuti nito. And paano natin maipapanalangin yung ikabubuti ng kapatid natin kung in the first place ay hindi mabuti ang kalagayan nyo sa isa't isa? No, paano natin maipapanalangin yun, yung ikabubuti nila, kung hindi mabuti yung kalagayan natin sa isa't isa? So, kaya, yun po, mga kapatid, makipag-ayos tayo sa isa't isa. Magkapatawaran tayo. Nang sa gayon, makalapit tayo ng may kapayapaan sa ating mga panalangin sa Diyos. No? At makahingi rin tayo ng tawad para sa ating mga kasalanan. Now, hindi ko sinasabi dito na hindi na tayo hihingi ng tawad sa hindi na tayo hihingi ng tawad sa kapatid natin na nagawa natin ng kasalanan. Alam natin. So hindi ko sinasabi na hindi na tayo hihingi ng tawad, no? Bagkus ay ini-encourage natin ang bawat isa na kung alam natin na tayo ay nagkasala sa ating kapatid, humingi tayo ng tawad, no? Ngayon, paano kung hindi alam? Paano kung hindi mo alam na nagkasala ka pala? No? Ngayon dito, napapasok yung confrontation, no? And yung responsibilidad na yon ay dun sa nagawan ng kasalanan. So example, ako, nakagawa pala ako ng kasalanan kay Brother Rico. Pero hindi ko alam, hindi ako aware, no? Ganon. So parang sinasabi dito na, parang, yun nga, hindi ko alam. So, parang sinasabi dito na yung responsibility ay nandun sa kapatid na nagawa ng kasalanan. So, i-confront niya ako. So, sa natin may kita yung verse na yan? Punta tayo sa Matthew 18, verse 15. If your brother sins against you, go and tell him his fault. Basahin ko po ulit. If your brother sins against you, go and tell him his fault. Between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. No? So, puntahan mo siya at pagsabihan mo tungkol sa kanyang pagkakamali, tungkol sa nagawa niyang kasalanan sa iyo. No? So, gawin mo ito na kayong dalawa lamang, hindi mo na kailangan ikwento sa iba,
Hindi mo na kailangang ipaalam pa sa maraming tao bagkos ay dumiretso ka sa kanya at kayong dalawa lang yung mag-uusap. So ako po mismo ay guilty rin ako sa ganitong gawain. Pero salamat po sa Diyos dahil sa kanyang pag-aayos at pagtatama. Salamat po sa Diyos. So paano kung hindi nakinig? No, kinonfront mo tapos hindi siya nakinig? Paano kung hindi repentant or hindi siya naging repentant pagkatapos ng pag-uusap nyo? Nandyan sa mga susunod na verse, mababasa natin yung mga susunod na gagawin, no, hanggang excommunication na yun. So, dyan natin mababasa yon. Pero itong mga bagay na to ay maingat dapat nating ginagawa. So, maingat dapat ng ginagawa ng isang simbahan. At pinag-uusapan ito ng mabuti. So, kasi maaari pala yung mali. Baka nag-overthink lang tayo or overreact. Pwede kasi mangyari yon. Nangyayari yung mga ganung bagay, no? So, tayo nagko-confront, baka tayo pala yung mali. So, pwede mangyari yon. Kaya, maingat dapat itong ginagawa. And, hindi na tayo lalalim dito since ibang topic na to, no? Church discipline. Okay? So, ngayon, proceed tayo sa pang-apat nating verse. Romans 14 and 13, tapos ituloy ko na rin sa Romans 15 verses 1 and 2. Kasi, isang context lang to eh, magkasama sila pareha sa Romans, no? Basahin ko po, Romans 14. Therefore, let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. Next, chapter 15. We who are strong have an obligation to bear with the failing of the weak, and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good to build him up. Now, let us see the context sa verses na ito, no? So, nung time na ito, may mga group of Christian believers sa Rome, no? Yung sinulatan ni Apostle Paul. So ngayon, dito sa Rome, composed sila ng mga Kristiyanong Hudyo tapos mga Kristiyanong Hintil. And alam naman natin na kapag ang isang church nung panahon ay composed ng mga Hudyo at Hintil, nagkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan or hindi pagkakaintindihan. So makikita natin 'yan sa mga ibang letter ni Paul, no? Hindi sila nagkakaunawaan sa mga bagay-bagay. And most of the early Christian church ay may problema talaga sa ganitong bagay. Ano yung bagay na yon? Yung mga bagay na yon, ito ay yung pagsunod sa mga law na ibinigay sa mga Hudyo, no? Sa Old Testament. Katulad ng pagtutuli or yung pagkain or yung kanilang dietary law na tinatawag nilang kosher, no? So, yung ibang Kristiyano, nagiging legalistic sila about sa mga bagay na ito. Naniniwala sila na kailangan pa rin nilang gawin yung mga batas na ito, yung mga binigay sa kanila sa Old Testament, sa mga Hudyo. So, naniniwala sila, nagiging legalistic sila, na sila na ito. Okay? Ngayon, on the other ayun. So, in the other side naman, kaya nagkakaroon ng hindi pa nakakaunawaan, kasi yung iba namang Kristiyano sa kabilang side ay nagsasabing pinalaya na tayo dyan ng Panginoong Jesus. No? We have liberty. Okay? So, we are free in Christ. So, take note ha, ano to? Hindi sila nag sa pagkain ito. So, no, Christian liberty. So, anong makikita natin dito? So, makikita natin na merong mga kapatid na mahina at merong mga kapatid na malakas. O, anong ibig sabihin natin dito? So, merong mga kapatid na hindi pa ganun kamatur sa kanilang faith. May mga bagay na patungkol sa pananampalataya na hindi nila lubos na nauunawa. Kaya, hindi pa rin nila lubos ito ma-apply sa kanilang pamumuhay bilang isang Kristiyano.
Okay? Pero, maaari rin naman na baka hindi pa naituro to sa kanila. So, challenge din ito sa mga tagapagturo, sa mga nagmi-minister na turuan natin yung simbahan. Yung simbahan, no? So, maaari kasing hindi pa talaga nila ito naririnig, hindi pa ito naituturo sa kanila. And, pwede rin naman na naituro na ito, pero hindi nila ma-apply sa kanilang pamumuhay. So, ito yung mga kapatid na matinapang kanilang mga pananampalataya. So, at ngayon, meron din naman tayong mga kapatid na mature na sa kanilang pananampalataya, no? Nauunawaan nila yung mga bagay patungkol sa faith. Kahit yung mga paturuan. And, so, nauunawaan nila and na-apply din nila sa kanilang pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, ito yung mga kapatid natin na malalakas pananampalataya. So, yes, totoo. Pare-pares tayong nakatanggap ng biyaya, pare-pares tayong nakatanggap ng kapatawaran, nakatanggap ng kaligtasan, so, na hindi tayo magkakaparehas ng okay? So, merong mga kapatid na matatag na sa kanilang pananampalataya at meron ding mga kapatid na hindi pa pananampalataya. Ngayon, ang question, may problema ba dito? Or ngayon, dudulit siya ng problema, ano yung gagawin? So, first, sa natin kanina, therefore, let us not pass judgment on one another. Okay? Huwag natin silang hatulan or husgahan dahil hindi pa nila lubos na uunahin yung mga bagay patungkol sa mga ibang, pwede kasing mga doctrine or sa ibang katuruan. So, mga ganun. So, huwag natin silang husgahan. Let us not pass judgment on one another any longer. Why? Bakit papas ng judgment? Kasi sin. Next, ano yung pangalaman? Maging sensitive tayo sa pag-exercise natin ng ating liberty. Diba? Maging sensitive tayo sa ating pag-exercise ng so, huwag tayong maging stumbling block or hindrance sa ating kapatid sa pananampalataya, katulad ng sinabi dito. No, but rather, decide never to put a stop. Check. Sige po. Ayan po, pagpatuloy natin, no? So, ulitin ko po yung pangalawa nating gagawin, no? Yung pangalawa nating gagawin, maging sensitibo tayo sa pag-exercise ng ating Christian liberty. Huwag tayong maging stumbling block or hindrances sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So, kasi yung nagiging stumbling block or yung mga hindrances, ito yung pag ina-exercise natin yung Christian liberty natin, kahit alam natin na hindi pa yun malinaw dun sa ating kapatid. So, pag nakikita nila tayo, hindi yun nagiging okay sa kanila. So, nagiging stumbling block tayo sa kanila or nagiging hindrance tayo sa kanila. So ngayon, ang naisip ko lang talagang example, so mamaya siguro pwede nating sa discussion natin, pwede tayong magbigay, no, nung kung ano yung mga naisip nating mga Christian liberty or baka may naisip tayo na nagagawa natin na hindi pa okay sa ibang kapatid, no, baka may mga naisip tayo, pwede nating i-share mamaya, no. Pero ang example ko lang talaga naiisip dito is yung about sa pag-inom ng alak, no? So maaring naiintindihan mo na yung about doon, no? Maaring naiintindihan na natin na hindi naman talaga kasalanan yung pag-inom ng alak.
Pero, may mga kapatid tayo na hindi pa siya kumbinsido patungkol sa bagay na yun. No? Hindi pa siya kumbinsido na hindi talaga yun kasalanan. So, maaaring pwedeng mangyari yun. So, para sa kanya, kasalanan pa rin yung pag-inom ng alak. So, anong gagawin natin? No? Example, no? Bumisita sa bahay nyo yung kapatid. Friday night, ganun. Eh, pag Friday night, natural, nagchichilin ka, no? Ganon. No? Ganon. So, pwedeng, ano ka, sumashot ka. So, pwede kasing ganon, no? Hindi, pwedeng uminom ka ng alak na lang. Magayon natin yung term. Sorry. At, alam mo, may idea ka na yung kapatid na yon hindi yun okay sa kanya. No? May idea ka. Pero, anong gagawin mo? No? Itutuloy mo ba yon o hindi? Itutuloy mo ba yung pag-inom ng alak kahit alam mo na nandun yung kapatid? Or, pwede rin yung sinabi ni Pastor, yayayain mo ba siya? Pipilitin mo ba siya kahit alam mo na hindi pa yun malinaw sa kanya? Anong gagawin natin? So, mas mabuti na huwag na lang natin gawin. No? Para hindi tayo maging stumbling block o hindi tayo maging hindrance doon sa kapatid natin, sa pananampalataya. Mag-tease tayo, yeah? Katulad ng sinabi dun kanina. No? Kasi kung ayun yung magiging dahilan para maharangan natin siya or matisod natin siya sa kanyang pananampalataya, mas mabuti na huwag na natin gawin. No? Mag-tease muna tayo, no? Ng isang araw. So we have an obligation to do. We have to bear our brothers and not to please ourselves. Sabi nun sa verse. So mag-tease tayo at mahalin natin siya. Pagtyagaan natin siya hanggang sa maunawaan niya na yung patungkol sa bagay na yon. Okay? So ngayon, next, dito tayo sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Sabi dito, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoice with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. So kung ayun yung sinasabi sa atin, na pagtyagaan natin yung ating kapatid, mahalin natin siya, so obligation natin yon, gawin natin yun. Okay? So ngayon, sa ating sunod na verse, Galatians 6, verse 1. Basahin ko po. Brother, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you to be tempted. So okay, it's same application na sinabi ko dun kanina sa Matthew 18 verse 15, no? Na kailangan nating kausapin yung kapatid natin sa pananampalataya. So kung nakita natin siya na nahuhulog siya, kung nakita natin siya na nagkakasala siya, we need to reach out, no? Abutin natin yung kapatid natin kung nakikita natin 'yon. So anong mga paraan 'yon? Katulad ng sinabi doon sa sinabi doon kanina, kausapin mo siya, no? Mag-usap kayong dalawa. Pero may warning na sinabi dito. Anong sabi doon? Mag-ingat dahil baka matukso ka rin. Okay, and last, doon sa ating last na verse, sabi dito, put on them as God's chosen ones. Holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which bind everything together in perfect harmony. So ito yung panapos natin na verse. No? So tayo ay mga pinili at minahal ng Diyos, no? Tayo ay tinawag sa pananampalataya at tinawag upang magpabanal. So kung dati, makamundo yung mga ginagawa mo,
So kung dati hindi pa tungkol sa pagmamahal yung mga ginagawa mo, ngayong nasa pananampalataya ka na, inaasahan sa iyo na gawin mo na kung ano yung nararapat at naaayon sa pananampalataya. So inaasahan na yun. Inaasahan yun sa atin ng Diyos na gawin natin. So katulad ng, ano sabi dito? Pagkamahabagin, kabaitan, kababaang loob, kaamuan, at tiyaga. No? Pagtitiis. Okay? Pagtitiis sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Nagtitiis ba tayo pag madali? Hindi, di ba? Nagtitiis lang tayo pag mahirap. And I believe, parang yun nga tulad ng sinabi ko kanina, parang ang dali lang gawin ng mga bagay na to. Yung pagpapatawad, yung pag-a-adjust dun sa kapatid na hindi pa masyado nauunawaan o naiintindihan yung ibang bagay patungkol sa pananampalataya. Parang ang dali lang niya, pero I believe, no, most of the time, mahirap tong gawin. No? Magtiis tayo. No? Mahirap siya. So magtiis tayo. Magtiis tayo na gawin yung mga bagay na to. Magpatawad at yung about sa Christian liberty sa ating mga kapatid, sa pananampalataya. So inaasahan din sa atin yung pagpapatawad. Okay? So kung paanong pinatawad tayo ng Diyos, gayon din naman magpatawad tayo. At sa lahat ng bagay na ito, dapat magkaroon tayo ng pag-ibig na siyang perfect, na siyang perpektong nagbubuklod sa lahat ng bagay na ito. Okay. And now, punta tayo doon sa explanation natin. Sa explanation ni John Owen. Okay, basahin ko po siya, no? Dito sa una, no? Sabi dito, it is the glory of God to conceal things. So, kinote niya yung Proverbs 25:2. Free pardon in the substance of the gospel, work of God in perfection. And then, kinote niya dito yung Isaiah 55. Basahin ko po ulit, no? Free pardon is the substance of the gospel, work of God in perfection. So dito sa Isaiah 55, sa chapter na ito, nagpapaanyaya ito sa mga nauuhaw sa mga bagay na espiritual. Okay? So at ito ay hindi nabibili ng pera, sabi doon. At yung tinutukoy dito, ito yung buhay na walang hanggan. So yung buhay na walang hanggan, hindi natin ito mabibili sa Diyos. Yung kaligtasan na meron tayo ay ibinigay ng Diyos, no? Ibinigay ng Diyos sa atin ng libre dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Hesus at dahil sa kanyang biyaya. Okay? And it is presented to us for our imitation. And then Matthew 18:26-35. Okay, basahin ko po, no? Matthew 18. Matthew 18, verse 26, sabi dito, so the servant fell on his knees, imploring him, have patience with me, and I will pay you everything. Verse 27, and out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. So, okay, and then, but when that same servant went out, nakalabas na siya, he found one of his fellow servants who owed him 100. Okay, and then, 100 denarii. And seizing him, he began to choke him, saying, pay what you owe. So his fellow servant fell down and pleaded with him, have you patience with me and I will pay you. He refused. No, so ganito tayo, no? Ituloy ko, no. He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed and they went and reported to the master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, you wicked servant, I forgave you all the debt because you pleaded with me. And
should not you have mercy on your fellow servant as I had mercy on you? And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. No, so nakita natin, minsan bumabagsak tayo sa ganito. No, kahit alam natin na yung kapatawaran ng Diyos ay ibinibigay niya na sa atin, pero kung minsan pag nagkasala yung kapatid natin sa atin, hindi natin ibinibigay yung pagpapatawad na yun sa kanila. So katulad na nung sinabi ko kanina, kung paanong ibinigay ng Diyos yung pagpapatawad niya sa atin, dapat ganun din tayo. Ibigay natin yung pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. And tuloy ko po yung pagbabasa, no? While we are still in the body, we do everything perfectly. So yun yung pinag-usapan natin kanina. Freedom from failing is a fruit of glory. We now see dimly as in a mirror, we know how often. Bearing with mutual failings, pardoning offenses, and supporting weakness, these few pence may remind of us of the talents forgiven us. Let him that is without faith throw stone at others. No? So yun ang inaasahan sa hindi mananampalataya. So sa ating mananampalataya, ang inaasahan ay magpatawad. So some men rejoice at the failing of others. Nawa hindi tayo ito. Okay? They are malicious and fail more in their sinful joy than do their brothers of whom they are critical. Some are angry at weakness and infirmities. So dapat hindi tayo ganun, no? Dapat hindi tayo galit dun sa kahinaan ng ating kapatid, no? And they are proud and conceited, not to considering that they are also are in the flesh. So paalala, pare-pares tayong nakatanggap ng biyaya. Some take delight in always dwelling continually on a frailty they do not deserve to receive charity for their own weaknesses. Who is it who can bear an injury received 7 times? Peter thought it too much. Some men think of revenge or more than pardon. So sana hindi tayo ganun. Dapat walang paghihiganti sa atin, kundi pagpapatawad. Some pretend to affection and to keep them from fellowship. Some will hide a rough heart with a smooth face. Christ is not in any of these ways. They do not savor of the gospel. Meekness, patience, offenses, these are footsteps of Christ. At dahil tayo mananampalataya, ito rin yung inaasahan sa atin. Do you see Brother Fain? Pity him. No? Kawan siya. Does he continue in it? Ipag-pray mo. Earnestly, pag-pray mo. Cannot another man sin without you responding by sinning also? If you are angry, annoyed, rejoicing, strange from him, you area a partner with him in the evil instead of helping him. What if God were angry every time you gave him cause and struck you every time you provoke him? When your brother offends you, hold your response until you have reminded yourself of the patience and forbearance of God towards you. And then consider this command to go and do likewise. Therefore, let all tenderness of affection and heartfelt compassion toward one another be put on among us as become saints. And then last sentence. Let pity not envy. Mercy not malice. Patience not passion. Christ not flesh. Grace not nature. Pardon not spite or revenge. Be our guide and companions in our fellowship. Okay. And then, punta ko tayo dun sa ating motives for obeying this rule. Ano ba yung mga motibo natin? So first, God's infinite mercy, patience, forbearance, long-suffering, and free grace toward us. No, sparing, pardoning, pitying, bearing with us, an innumerable daily, hourly failings and provocation. Especially so when we consider that all this is set for us for imitation to the best of our ability. And then second,
motives for obeying this rule are the goodness, the unwilled, and unchangeable love of the Lord Jesus Christ for us. No. Sana maalala natin yun. Our continual pleasing on our behalf, notwithstanding our continual backsliding. So yung 1 John 2:1-2. And then yung pangatlo, the experience which our own hearts have of the need in which we stand of the patience for forbearance and pardon of others. And then last motives are the great glory of the gospel, which is displayed when brethren walk according to this rule. So, lumakad po tayo sa sundin po natin itong mga pinapagawa sa atin ng Diyos. And then, sa ating pong mga questions, meron tayo dito tatlong question. Okay? So, wait lang po bago ko basahin. Okay po. Question number one. John Owen give good practical advice on what to do when a fellow believer offends us. So, yun yung binasa natin kanina doon sa kanyang paliwanag. So, basahin ko po ulit dito. So, kung nakagawa sa iyo, nakasalanan yung kapatid, hold your response until you have reminded yourself of the patience and forbearance of God towards you. Okay? Consider the experience which our own hearts have of the need in which we stand of the patience, forbearance, and pardon of others. Now, ito yung question. What other steps have you found helpful when seeking to obey this rule? So, pwede tayong mag-share, no? Nung, kung ano yung mga naiisip natin. And then next, sa number two, a German word. Na-sinerge ko yan, kung paano bigkasin. Schadenfreude. Ako kung tama, no? Pero yun. Schadenfreude. A German word, Schadenfreude, is often used in English writings. And its literal meaning is harm joy. No? Kung meron tayong love joy, meron tayong harm joy. Schadenfreude. Okay? A malicious joy in the misfortunes of others. So, napakasama, no? And it would seem to be a universal symptom of our fallen condition as human beings. So, how can a Christian, so ito yung question natin, how can a Christians overcome and eradicate this sin? Okay, and then last, there are lists given above of the various virtues we need to put on, no, as Christians. And ano yun? Compassion, kindness, humility, meekness, patience, forbearance, forgiveness, and a spirit of gentleness. For example, what are the practical steps to take that will help us as we seek to obey these commands? Okay, so, sige po. Open na po tayo sa ating mga question or insights. Or correction, pass. Ayan po. Or may nais po tayong dinawin. Bro Evan, may tanong ka? Kaya good. Ayun po, sa ano tayo, no, naka-Gmeet tayo. Baka may mga tanong sa Gmeet, so pwede nyo pong i-type and then babasahin na lang po natin. Try ko pong sagutin. Nandito rin naman po si Pastor Angel and si Brother Art.
Ayan. Bro, baka may tanong ka. Wala, wala. Clarification. Ayan, sige po. Ito na lang kasi ano eh. Ayan, ayan, sige, good pala. Hindi ko alam. Sabay-sabay na lang. Sir Dilim, okay. De, ah. De, o de. Hello? Ayan. Kailangan pala mo yan. Hindi ko. Ano? Wala. Wala siya. Hello? Yeah. Hello? Yeah. Ayan. Hello? 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 Nakakagalit yan. Patawarin. Hello? Patawarin. Ayan. Ah, sige. Ay, ito na lang siguro. Ayun. Ayan. Ewan ko kung necessary yung question, pero tanong ko na lang din. Kasi 'di ba ano, as a church, once na nagkasala sa iyo yung kapatid, kailangan syempre kung hindi niya alam, kailangan malaman niyang ayan, ito, na-offend ako sa gantong bagay, ganyan, for restoration na lang din ng relationship niyo, diba? Yeah. And, lalo na kung alam niyang nagkasala siya sa'yo. What if naman outside ng church? Is it necessary na malaman niyang or na pinapatawad mo na siya? Eh, kailangan bang malaman niyang eh, kasi okay na sa'yo, pinatawad mo na siya eh. So, oo. Ayun, ayun lang po. Malinaw ba yung question? Try ko ulitin. Parang ang tanong is required ba na ipaalam mo sa kanya na pinapatawad mo na siya? Ah, okay. I think, oo, pwede. Kasi, kung hello? Nung dati, nung hindi pa tayo sorry. Parang sumisigaw. Ayan, tawag dito. I think pwede kasi pwede rin 'yung maging paraan para makapag-share ka ng gospel sa kanya. No? So, nung dati nung hindi pa tayo mananampalataya, ano naman 'yun eh, parang wala tayong idea doon. Or siguro may idea tayo, pero hindi pa ganoon kabuo 'yung alam natin about sa mga bagay. Sa bagay ng pagpapatawad. Tapos nung naging Kristiyano tayo, nalaman natin yung kung gaano hindi natin ka-deserve yung pagpapatawad niyo, naintindihan natin, no? And naituro sa atin na kailangan pala tayo magpatawad. So kung inaano yun natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya, why not ibigay din natin yun sa mga hindi natin kapatid sa pananampalataya? Kasi pwede siyang ding maging paraan para makapag-share tayo ng gospel sa kanila. So, ayun lang. Si Mama Cory, isa to sa ano niya, testimony niya na when she got saved, lumapit sa kanya yung mga nakasakit sa kanya at humingi ng tawad. As in, lahat ng mga mahal namin sa buhay na nakasakit sa kanya, parang everyday may dumarating sa bahay yung susori. Ano yun, hindi lagi nangyayari yun. Pero sa case na yun, may mga kinausap din siya na pinaalam niya na pinapatawad na kita. Kasi aware sila pares na nagkasala yung unbeliever to, ha, nagkasala sa kanya. At talaga masasamang kasalanan. Nagdaan yon para magkaroon ng ng church sa MacArthur. Kasi mga kamag-anak ni Papa eh. So yung nakapag-share sila ng gospel, nagkaroon ng reconciliation, na-save yung mga kamag-anak namin. So totoo yung sinasabi ni Brother Chester, may malaking value na
kung tayo nasaktan, lalo kung family member yan, yung alam mo na, yung hindi mo maiwasan eh, kamag-anak mo eh. Maganda na malaman niya na you're releasing forgiveness. Kasi kung hindi, anong, it has little to no value yung forgiveness kung hindi, I mean, kung si Lord, ganun yung prinsipyo niya, eh, pinapatawad ko na kayo, pero hindi natin alam. Di ba? Parang ano yung silbi ng gospel sa atin? Kung tayo yung mga sinners na nag-offend sa infinitely holy God, tapos pinatawad niya lang tayo without the cross. Kasi yung cross display ng wretchedness natin at ng love ng Panginoon sa atin. So, very important yun. Lalo na sa mga mananampalataya. Hindi yung pwedeng pinatawad ko na siya. Ganyan. Tapos pag may ginawa na naman sa'yo, hindi mo alam. Ay, hindi niya. May times na may pinapatawad tayong kasalanan ng kapatid natin na hindi naman niya alam. So, maganda na alam niya. Na, kaya nga, diba, sa Matthew 18, sabihin mo sa kanya. Kasi ang gusto natin, makapagpatawaran, ma-restore yung relationship sa Panginoon, pati sa kapwa. So, walang benefit kung, baba, nag-conflict kayo, ikaw lang nakakaalam na galit ka sa kanya, tapos pinatawad mo siya na walang pag-uusap. Eh, paano kapag ulitin niya yung kasalanan? Diba? Masasaktan ka na naman. Inulit na naman niya. Nag-mount up yung galit mo na hindi naman niya alam. So, important na kung paanong kinoconfess yung sin, kinoconfess din yung forgiveness. Biniverbalize natin siya sa kapatid natin. Dahil, doon nagbubunyi yung sa pagpapatawad din sa kapaghingi ng tawad. Kung paano ang mga anghel sa langit ay lipo-lipo na nagbubunyi kapag may isang sinner na nagrepent. Eh, kasi ganun yung declaration ng gospel. Pinatawad ka, pinawalang sala ka. Ganun din yun sa pag-profess natin ng forgiveness sa kapwa natin. Ayan. Alright. Ayan po. Maraming salamat dun, Pastor Angel. Ayun. Sige po. Baka meron pa po tayong question or baka gusto nating sagutin yung mga question dito sa book. Okay, since na... Ako may sagot ako. Ano yung tanong? Hindi lang. Sa... sa number three. Sa number three. The rule is given above of the various virtues we need to put on as Christians. Compassion, kindness, humility, meekness, patience, forbearance, forgiveness, spirit of gentleness. For example, what are the practical steps to take that will help us as we seek to obey these commands? Sa totoo lang, mahirap i-obey yung nabanggit kanina. No? Tulad na lang nung ako, pagka nagdadrive ako, medyo mainitin yung ulo ko pagka nagmamaneho. Eh. So, doon pa lang, nagkakasala na ako. And sa ano din, ganun din sa amin din ni Mia, nung una, may makita lang kami, nung una mga buwan, siguro naman mag-asawa, may makita lang kaming mali or whatnot, para mabilis kaming tag doon? Argue. Okay. Ang siguro ang practical lang, unang-una syempre hindi mawala yung panalangin. No. Very important 'yun. Na unang-una, yung panalangin mo is humingi ng tawad sa ganung mga kasalanan, no.
And then importante din yung ano, yung syempre yung pag-aaral. Pag-aaral una, sa mga gawain natin, yung mga pag-aaral natin, no? Very important 'yon, tapos yung pag-aaral ng sarili, no? Lalong-lalo na yung binabasa mong libro eh tungkol sa mga ganun, no? Sa tingin ko naman eh nag-i-improve naman ako kahit paano, no? Pero I mean, ayun lang yung ano ko, ayun lang yung hindi siya totally mawawala yung ganun, no? Pero at least merong progress yung mga binanggit kanina kung paano masusunod 'yon bilang isang Kristiyano. So 'yun, yung panalangin at saka pag-aaral. Yun lang sa akin. Sige, insight lang po. Sa may number 2, sa may German use, yun na yung word. Tapos, is often used in English writings. Its literal meaning is harm joy. Malicious joy in the misfortune of others, it would seem to be universal symptoms. Siguro yung pinaka nakita kong example dito sa scripture, yung sa Luke 18:9, na yung Pharisee and tax collector na nagpray sila. Kasi dinescribe dito ng Pharisee na, ingat, tumayo siya nang siya lang. Sabi niya, I thank you that I'm not like other men, extortioners, unjust, adulterers. Masaya siya na hindi siya katulad ng mga to. And I fast twice a week. So makikita natin self-righteousness niya to compare dun sa tax collector. Siguro, isa rin sa mga misconception ng mga nag-start pa lang sa reform na dahil we are totally depraved, yun na lang yung maaasahan na makikita sa mga gawa ng tao, which is not. Dahil nga, napakaganda ng introduction kay Chess no, sa labor na hindi commandments to eh, hindi to prescription lang na pwede mong tanggihan. And nga, how can a Christian overcome and eradicate this sin? So siguro yung pinaka nasasagot dito yung sa may kung paano nagpray yung tax collector. Sabi niya dito, but the tax collector standing far off would not lift up his eyes to heaven. So it shows humility na hindi siya makatingin sa langit sa sobrang hindi niya makita yung sarili niya na worthy. Kaya nga nung dinescribe ni John the Baptist yung sarili niya na kahit taga ano lang na sandalyas, hindi siya worthy. And not up his eyes to heaven but beat his breast saying, God be merciful to me as a sinner. Ayun, siguro as kung consistent natin nakikita natin sarili natin as a sinner and unworthy in the sight of God and binili tayo ng dugo ni Kristo, hindi may iwasan natin yung malicious joy and misfortune sa other. Kasi ano bang mas lalala sa pagiging depraved? Kundi yun yung pinaka-worst na pwede mangyari sa isang tao, which is to be sinful. And nandun na tayo sa state na yun. Kaya walang espasyo sa puso ng Kristiyano na magkaroon ng gantong attitude na nagkakaroon tayo ng self-righteous na we are better than them, even sa theology. Hindi. Instead, napakaganda nga ng mga commandments na list mo ka, just na yung pagpe-pray, to love, yung perseverance, yung pag may nanghihina, ipag-pray. Kaya, ayun, dapat at the same time, maging sensitive sa mga pinagdadaanan ng brothers and sisters. And, ayun, pinaka, kumbaga, in short,
humility sa harap ng Diyos. Kasi kung wala tayong pagpakumbaba sa harap ng Diyos, imposible tayo makapagpanalangin. Yun nga, ang ganda ng introduction mo sa una na paano tayo mapapanalanginan yung kapatid natin kung hindi tayo nakikipag-ayos. So hanggat may reservation sa puso, wala eh, wala talagang mangyayari. Kaya yun lang, magpakumbaba. Siguro sa number 3, super favorite word ko yung forbearance. Siguro isa sa mga practical na application dito is yung intentionally kang pinoprovoke. Pero ikaw as a person, siguro sa worldly setting na lang, you will remain, kasi ang tendency, aanin ko rin yan, gaganahin ko rin. Pero you will remain self-control. You will remain gentle na, sige. Pero, gusto ko lang din gusto ko rin siyang most especially, i-apply siya sa mga brethren na kung paano yung pinakitang forbearance sa akin ng Panginoon na kahit super provoking ako when it comes in sinning, di siya agad nag-pass ng judgment sa akin. Kasi may situation kung saan, ano ba itong kapatid na to? Ang tagal niyang mag-ganto, ganyan-ganyan. Pero, hindi pala dapat ganun. Dapat, we remain loving, we remain forbearance. Kaya, yun, isa sa mga fruit ng spirit. And very, important sa Christian life. Very important sa atin, sa paglakad natin sa pananampalataya. Sabi mo nga kanina, nabiyayaan lang din naman tayo. So, tayo mga nabiyayaan, tayo magbigay nun sa mga kapatid natin. Pati sa mga mahal natin sa buhay na nasa labas na ng church. So, ayun. Kuya, may clarification and question na rin po. Yung dun po sa first part ng sa explanation 7, sabi dun, hindi ko po kasi siya ma-relate sa kasi about sa explanation. Ito yung sabi po ng yung Proverbs 25:2 po, yung it is the glory of God to conceal things. Tapos di po ba ang rule na parang more on about forgiveness and patience, endurance, forbearance yung topic ng rule number 7. So, ano niya? It is the glory of God to conceal things. Proverbs 22. Free pardon is the substance of the gospel work of God in perfection. Isaiah 55. It is presented to us for our imitation. Matthew 18:26-35. While we are still in the body, we do everything imperfectly. Freedom from failing is a fruit.
Hello, sound check. So, paano natin makakoconnect yung sa forgiveness, yung concealing things ni God sa Proverbs 25:2? Tama? If you remember my preaching last Sunday, binanggit ko dun yung ultimate display ng love ni God, Christ sa atin, ni God sa atin, is forgiveness. At part ng manifestation ng faith natin na totoong believers tayo is also forgiving others. No? Kasi yung pinatawad ay nagpapatawad din. So, paano doon nagkakaroon ng concealment? Imagine when Adam and Eve sinned against God. Diba? Ang sinabi ko last Sunday, they were found naked. First, by themselves, they realized were naked because they ate of the fruit of the knowledge of good and evil. Wala nang ano yun, wala nang takas na talagang nagkasala sila kasi nakita nilang kubad sila eh. And when they were naked, they tried to hide themselves or conceal their nakedness through fig leaves, yung mga dahon. And pagpapakita ng concealment ng sa pamagitan ng grace ng Panginoon ay yung pagpatay niya ng hayop at ginamit yung skin ng patay na hayop to conceal their nakedness. Ano man natututunan natin doon? Sinisignify din daw yung pagpatay sa hayop sa propitiation ni Christ na na-sacrifice yung hayop na yon, pagpapakita ng pag-sacrifice ni Christ sa kanyang sariling buhay para pagtakpan ng ating mga kasalanan. Pag sinabi kasi pag pinagtakpan, parang ano eh, no? Masama, pinagtatakpan mo yung kasalanan. Pero ang may intindihan natin doon sa pagtatakip, yung banal na dugo ng Panginoong Jesus na tumigil sa krus ng Kalbaryo, it concealed our sin at hindi lang ito, kasi yung concealment, pwede rin natin, hindi lang siya tinago, kundi nabalot. Na-overcome ng blood ni Christ yung stain ng sin natin. Na ang makita na ng Father ay yung blood ni Christ, hindi na yung sin natin. So, isa yon. Pangalawa, love covers the multitude of sins. Yung pag-ibig. At kinoconnect natin lagi, di ba, yung forgiveness sa love ng Panginoon. Kasi ang ultimate display ng love ng Panginoon, when Christ stretched out His arms on the cross, effectively forgiving those whom He has chosen. So, kung titignan natin, it is the glory of God to conceal things. Part ng concealment, isa pa tong idea, no? That the glory of God is being concealed to us. At this point, why? Because yung ni-reveal ni God, yung glory niya, kay another perspective ah, kay Moses, ano nangyari kay Moses? Namuti yung mukha niya, yung buhok niya namuti, na para siyang, basta namuti, yung glory nag-reflect sa face niya. Kung yung glory ni Lord ay i-reveal niya ng totally, patay tayo. So part of that concealment through grace, through forbearance ng sins natin, forgiveness, is yun nga, yung pagpapatawad, hindi exposed, hindi tayo embarrassed sa ating mga sins. Part din nun, hindi tayo parusahan sa ating mga kasalanan. Nasasagot ko ba yung tanong? May follow-up? Yeah. Ayun, oo. Yung pagpapardon, again, iba kasi yung concealment na hindi mo nire-reveal. Tandaan natin, yung kinonceal ni God, yung nakedness ni Adam and Eve, it is not to say na wala silang kasalanan, but rather to prove that they've sinned. Prenove, in-acknowledge ng Panginoon na, oh, hubad nga kayo. Nahihiya kayo sa akin eh. Edi ako, in my graciousness, dadamitan ko kayo. So part nun ay hindi yung concealment ay hindi pag-tolerate sa sin. But rather, pag-acknowledge, pero pinatawad to. Pinatawad. So pag nagkasala tayo sa isa't isa, ang maling concealment ay yung ano eh, bawa, meron kang anak. Magulang, kunyari, magulang. Yung anak mo ay pusher, no?
Tapos pinagtakpan ng magulang yung kasalanan ng ano. Somehow may value doon sa pag-ibig ng magulang sa anak. Pero I think that's the wrong concealment. Na pinagtatakpan mo kasi may selfishness ka. Kasi anak mo, ayong mahuli, ayong makulong. Eh. Diba? May part na ganun. Pero yung justice na wala. Pero kay Christ, kay God, hindi. Pinagbayaran. Dugo ni Christ, yung nagbayad dun sa sin na yun, yun yung nagko-conceal sa ating mga kasalanan. So, hindi siya tolerance of sin, but rather justification of the sinner. Na-justify. Nasagot. Okay. Amor. Hindi, I don't know kung pwede natin gamitin yung righteous concealment. Kasi depende nga sa kino-conceal. I don't think may righteous and evil concealment. Though may example tayo kanina. But ang point ko lang, pwede rin natin gawin. Sige, ito. Which is precisely the point. Bilang Kristiyano, the glory of God resides to us. Yung mga unbeliever, anong ginagawa nila? We, believers, are expected to forgive. Pag unbeliever, ina-expect niyan, manggahihiganti yan. Hahanapan ka ng butas niyan. Anong ginagawa ng kaaway? Satan is the accuser of the brethren. Hahanapan niya ng butas. Kapag unbeliever, ganun. Yun yung not natural order of things ng mga unbeliever. Kaya kings. They have the authority, they have the capacity to search and to, actually, pwede rin silang mag-frame up kasi may authority sila. Kahit wala naman talagang sin yung taong to, pwede nilang palabasing may kasalanan. At yun ang ginagawa talaga ng mga tao. Pero, in comparison to the glory of God, anong ginawa ng biyaya ng kaluwalhatian ng Diyos. Best example is si Moses. In God's concealment, hindi niya lubusang ni-reveal yung glory niya. Buhay si Moses, pero pinakita niya yung law, which is the Ten Commandments. Na expose yung sin, pero merong pagtutubos. So, sa Diyos lang ba yun? Yes. Pero since we are Christians, we are expected, last week, Ephesians 5:1, imitate God as children of the light, di ba? Eh, kailangan gayahin natin yun. Hindi natin ine-embarrass yung kapatid natin sa kanilang kasalanan. Di ba? Kaya nga, ang tanong eh, kung pinanood niyo yung video na sinend ko, yung Amerikano na nagtatagalog, pinanood niyo ba? Panoorin niyo, napakagandang preaching. Intro niya kay Abel at kay Cain. Am I my brother's keeper? Yes. You are the keeper of your brother. Expected 'yon na hindi pagtatakpan na ano yung keeper lalagay mo sa bulsa mo. Na ibig sabihin pinoprotektahan mo yung kapatid mo. No? Iniingatan mo siya. Kahit pa napakabigat na kasalanan niyan. Imagine this. If God, hindi yung glory ng Panginoon na binanggit dito, it is the glory of God that conceals things. Kung hindi niya to ginagawa, aba, nakakahiya. Alam niyo yung hiya ni Adan at ni Eva, ilang tao lang nasa garden? Dalawa lang sila noon, pero yung hiya nila. Kailangan nilang mag-asawa pa yun, ha? Kailangan nilang takpan yung sarili nila. In view of God, in view of all creation, tinatakpan nila ang sarili nila. Yun yung shame, yun yung embarrassment of sin. Imagine kung si God, hindi niya gagawin yun, hindi niya i-conceal in His glory yung ating mga kasalanan. Kung pag nagkasala tayo, every Lord's Day, i-display dito, meron tayong screen, lahat ng kasalanan natin. So we could pray for it. Diba? Ganun ba? Hindi. Kaya yung concealment, expected din sa ating mga believers na ingatan din natin yung testimony ng ating mga kapatiran in error, in sin. Na huwag natin silang i-expose. Huwag natin, kailan i-expose ang sin? Kailan?
Kailan ipapaalam sa congregation? Pag unrepentant, di ba? Lalo na kapag ka yung sin ay scandalous, pag exposed na sa lahat. Pero may nagkasala sa'yo, sabi sa Matthew 18, kausapin mo. Anong purpose? Para mapatawad siya, ma-restore. O baka ikaw din yung nagkakasala. Sabi nga ni Chester kanina, baka, ang sabi mo? Ikaw yung lumapit doon sa nagkasala sa'yo, pero baka ikaw pala yung may kasalanan. Kasi baka, ano yun? Nalimutan yung term yung ginamit niya. So possible yun. That in our misjudgment, dahil na-hurt tayo, baka akala natin tayo yung offending parehas. O yung offending parties. Pero hindi yun to the point na i-expose mo yung kasalanan. Kaya may Matthew 18 na principle. Okay? May ano pa? Questions? Or sister? Patawad mo dapat. Yes, sagutin mo. Yung nagpo-prolong ng hindi pagpapatawad, symptom yun. Kasi dapat ang fino-forbear, sabi ni Pearl kanina, if you'll be patient, if you will be tolerant or forbear something, hindi yung offense. So kapag ang pinoprolong mo ay yung release ng forgiveness, may fundamental problem sa tao, sa faith ng taong yun. Paring, dalawa lang eh. Kailangan niya i-repent yung sin na yun ng unforgiveness. Pangalawa, baka hindi talaga siya ligtas. So yun, kasi nga, ang mananampalataya talaga na ginawa ng offense, sinasabi natin lagi ang hirap magpatawad. Tama? Sinasabi natin lagi, napakahirap magpatawad. Mahirap siya. Bakit? Kasi tinitignan natin yung offense ng iba sa atin. Pero in view of God at yung offense natin kay God, napakadali. Sa totoo lang. Kung yun titignan natin, yung pinatawad ako ng Panginoon, alam niya lahat ng kasalanan ko eh. Kaya lang naman tayo mayabang kasi hindi alam ng tao yung kasalanan natin. 'Di ba? Kaya ang tagal natin minsan magpatawad o ano kasi hindi tayo nakatingin sa banal na Diyos. Pero the moment we see ourselves, mahihiya tayo sa ating mga sarili. So, kung nagsustruggle yung isang mananampalataya, categorically mananampalataya to, that's a sin na kailangan matulungan siya doon. Sa sarili niya, she can't or he can't figure it out. Wala kang kakayanan sa sarili mo na kasi ang unforgiveness is like veil yan sa mata mo na hindi mo na makikita yung mga bagay-bagay, hindi ka makapag-judge. So kailangan nandiyan ng church. Kaya how do we or yung sin symptom yun, no? And that's a sin. Paano natin i-address yung ganong klaseng kasalanan? Lalo kung offended yung party. Yung offend. Bawa, example, kapatiran, mayroong nagawang kasalanan sa kanya within the family. Sabihin natin, sexual abuse, ganyan. Tapos, kinonfess niya at nangyari yon at hindi niya mapatawad yung tao na gumawa sa kanya nun. So, anong trabaho natin bilang believers? Ang trabaho natin bilang believers, kapatiran, to encourage the person na magpatawad. Kasi anong use na nandirito tayo sa loob ng simbahan na pinababanal na hindi tayo kumikilos to help each other's work? Sabi dito, believers must bear with one another's infirmities, weakness, sensitivities, and failings. That's an infirmity. That's a weakness. That's a sensitivity. That's a failing.
yung hindi pagpapatawad. So kailangan, yun yung binibear natin sa isa't isa, tinutulungan natin, we push one another. And this is hard work. Kung paanong hard work ito dun sa magpapatawad, hard work din ito sa church. Na kung minsan, nagiging passive lang tayo. Parang, hindi, okay lang yan. hindi ganun. Lalo na kung sa loob ng simbahan yung offense. For example, tayo nagkasakitan, no? Yung offended party, kailangan ang ending nun ay mapatawad niya yung naka-offend sa kanya. No? At yung naka-offend ay maghingi rin ng tawad. Bakit? Ano, can you imagine yung effect nun sa church? Nasaan yung, ano mo dito, Chess, may binanggit kanina eh. Yung nabanggit yung word na estranged. Asa dito yata? Saan ba yan? Teka, dito na lang. Pero may nabasa nga kaninang ganun. Napin ko lang ha, kasi napaka-important na... If you are angry, annoyed, rejoicing, estranged from him, you are a partner with him in the evil instead of helping him. Ulitin ko ha. If you are angry, annoyed, rejoicing, estranged from him, you are a partner with him in the evil. Pagka ganun yung nangyayari sa konteksto ng... Kasi duties of members ng mga church. Ulitin ko ha. Do you see your brother fail? Pity him. Kaawa mo siya. Does he continue in it? Earnestly pray for him. Warn him. Cannot another man sin without you responding by sinning also? Di ba pwedeng magkasala yung iba na hindi ka rin nagkakasala sa response mo sa sin na yun? Okay? In that sense, pag may offense na ginawa sa'yo, pwede ka bang ma-offend na hindi ka mag-reciprocate ng sin? Di ba? Oh, nagkasala, may nagkasala sa'yo, pwede bang maiwasang ikaw rin yung magkasala laban sa kanya? Mahirap. If you are angry, annoyed, rejoicing, estranged from him, you are partner with him in the evil instead of helping him. Kung ganito yung reaction na nung specific person na hindi nagpapatawad o naka-offend or na-offend, at tayo, yung kalipunan ng mga believers, kung ganito ang reaction natin, we're not helping, but we are, sabi dito, partner with him in the evil. What if God were angry every time you give him cause and struck you every time you provoke him? That should be a lingering question to us every day. Na kung ang Diyos ay na-offend natin, tas instant yung ano, yung result, yung pagpataw sa atin ng parusa, baka mas maintindihan natin yung forgiveness and asking for forgiveness. Mas mabigyan natin to ng diin. Gusto kong makita natin yung word na estranged. Binanggit kasi dito, anong sabihin yung estranged? Estranged. Stranger things. Pag sinabing estranged, her estranged mother or her estranged father, it talks about, dati, close kayo, maayos yung relationship nyo, tas nasira. Nagkaroon ng coldness, nagkaroon ng rift, nagkaroon ng, tawag dito, hindi magandang relasyon. Nagresulta ito sa pagkakahiwalay ng affection. And can you imagine that happening in a church? Maging estranged tayo sa isa't isa. God forbid na even for a minute may estranged tayo. Pero nangyayari kahit sa mag-asawa yan. Example, kagabi, aming mag-asawa, we were estranged for like 5 minutes. Kasi madaling araw, iyak na iyak si Seven. Di namin tignan nangyayari dito. Eh, pagod na siya, pagod ako. Pares kaming puyat, tapos na masama pakiramdam ko pa. So, natarayan ko yung asawa. May sinasabi siya paulit-ulit. Ayusin mo yung ano, yung bote kasi baka kabagan, mahigop yung hangin. Sabi ko, anti-colic to. Anti-colic yung bote ni Seven. Hindi yan makakabagan. Tapos parang umulit pa siya ulit. Tapos sabi ko, paano magkakaroon na, paano mahihigop yung hangin? Nakatayo na nga, nakataob na yung bote. Mataray na ako. Tapos, ba't ka mataray? Yeah. Kina-expose ko yung ano namin, conversation namin last night. Actually, madaling araw na, 4 na yun eh, no? 4 a.m. Puyat na kami. Tapos maya-maya sabi ko sa kanya, baby, sorry ah. Sorry ako sa kanya. Kasi, ano eh,
ang pangit eh. Ang pangit namin. Ang pangit na matutulog kami na may ganong ano, may ganong kaming ano, conflict. Ang sagwa, hindi maganda. Sana ganun din yung ano, yung pakiramdam natin lahat na hindi tayo matahimik, na hindi nangyayari yung sinasabi ng salita ng Diyos na ma-apply natin to sa buhay natin. Bakit? Anong effect? If we prolong an offense, no, from God working to change our stony heart to a heart of flesh, parang binabalik natin dati nating puso. Or pinatutunayan lang natin na hindi talaga tayo regenerated kasi matigas yung puso natin eh. 'Di ba? So napaka important to sa church. And since this is a Bible class, gusto ko itong maipagdiinan natin because this is happening to us right now. Sa mga nakakaalam, this is happening. And eventually makikita natin kung anong pangit na effect nito sa church. At yung effect sa pinataw sa na offend at sa offending party ay immense. Huwag nating i-hold hostage yung kapatiran natin by being unforgiving. Huwag natin silang i-hold hostage. Hindi maganda yon. Hindi gawain ng Kristiyano yon. So, tanong ni Sister Amor, paano, gano'ng katagal? No? Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon? No less than that. Wala akong masasabing ibang example kundi yung ginawa ni Christ. Paano? When Christ was being crucified, was being in the actual crucifixion, pinapako siya, pinapatay siya. He is being killed. Anong sinabi ni Christ? Father, forgive them for they not know what they're doing. They do not know what they're doing. Nakita ba natin yan? Ulitin ko ah. Kung tanong, gano'n natin katagal hihintayin yung bago tayo magpatawad. Best example, si Christ. Now, one would argue, eh si Christ yun eh. Si Jesus Christ yun. Siyempre, Son of God yun. Kaya niyang gawin yun. Then let's not talk about Christianity kung hindi natin i-aim na gawin yung ginawa ni Christ. Let's not bear the name of Christ or being a Christian kung sasabihin natin na, ay, si Christ yun eh. Pero pag sa mga blessing ng cross, okay lang. Gagawa natin yan. Pero pag dun sa mga suffering ng cross, ayaw natin. Let's not talk about Christianity then. Diba? Let's repent. So, yun ang malinaw na sagot ko. Haba, diba? Yan. Meron pa ba? Verse? Aha. Yan, oh, na-miss natin yan. Oh, totoo yun. Ano kasi, medyo, yan yung paggalit ka, di ba? Galit ka. Wag mong hayaan na, ano, na lumubog ang araw. So, wag mong patagalin ng 24 hours. So, that's a very practical answer. Kaso, there are offenses na, ano, maaring, iba kasi nag-away kayo eh. Iba yun eh. Meron namang offense na subtle. Yung hindi mo alam na naka-offend. So, nagmamarinate. So, same pa rin. Ganun pa rin yung, ano, yung principle. Bago pumatak ng alas tres, nagpatawad ang Panginoon. Diba? Nirelease niya yung forgiveness sa atin. Tama yun, brother. May iba pa. Sorry ha, hinirate ko na yung ano mo. Questions or insights? Dagdag po. yung pagpapatawad natin sa kapatid na it's like ano eh, yung kunyan, kasala sa atin yung kapatid natin. Dapat, as a Christian, no? Yun nga, inaasahan sa atin yung pagpapatawad. Diba? So, it's like, kahit hindi pa man siya humihingi ng tawad, nasa atin na yung pagpapatawad sa kanya. No, it's like yung regalo
na nakahanda na, nandyan na yung regalo. So, kailan niya may enjoy yung totoong pagpapatawad? Once na humingi siya ng tawad, ready na, nakahanda na. So, like, yun nga, katulad nung sinishare ni Jesus, ay, ni Pastor Angel. Katulad nung sinishare ni Pastor Angel, no? Jesus Christ, binigay niya na yung kapatawaran 2,000 years ago. Diba? Naka-ready na yon sa atin. Kailan natin naramdaman ng tunay at totoo? After 2,000 years ago. Nung nag-repent tayo. No? Parang sounds ano siya, no? Charismatic. Pero nung narinig ko yun sa Reform, kay Douglas Wilson ko yun, tapos narinig. Ang ganda, ang galing. Yung pagpapatawad, naka-ready na dapat siya. Inaasahan siya sa ating mga Christian. Yun pa. So yung haba, tama yun pa siya, yung haba, ano eh, parang wala siyang definite na ano eh. Ayun. Our forgiveness also reflects our repentance. Okay? Kasi every second na hindi tayo nagpo-forgive, ang tawag doon, unforgiveness, and it is a sin. So, the moment that we forgive, we are repenting. Imagine that. Si Lord lang ang nag-forgive na hindi nagkasala. No? Siya lang yun. Perfect kasi talaga ang Panginoon. May question ba? Evan. And pass. Siguro, add ko na lang din yung tanong kahapon about sa dito sa may na si Pablo, no, pinagkatiwalaan siya sa pagpipreach sa mga uncircumcised or Gentile. And alam naman natin na yung si Paul still nagsisin siya. And tayo din pinagkatiwalaan tayo sa, for example, ikaw pa sa pagpipreach sa pulpit. Ang tanong ko pa, how ang tawag dito? Total, kahit nagkakasala si Paul, andun pa rin yung word na ginamit niya, entrusted to preach the gospel to the uncircumcised. Paano natin ma-handle na? Ay, mako-consider ba natin na genuine yung forgiveness kapag may tiwala pa rin tayo sa tao? Katulad sa yung kahapon na, kumbaga, kasi di ba may part na kapag nagkasala yung brother, yung trust, ano na naman, kapag restart na naman, parang i-work out na naman, i-gain. Pero kung paano din-describe ni Paul na, yun nga, kahit, yun nga, may mga confliction sila kahit kay Peter regarding sa circumcision, kahit nagkasala sila, entrusted pa rin sila sa pagpipreach. So, dapat bang sa pagpapatawad, ibat niya yung trust sa, or separate sila ng entity? So family worship namin yung kahapon eh, yung discussion na yun ng pamilya ko. Dalawa kong panganay na anak. O parehas. Ayun. Tanong kasi ni ano yun eh, brother, name drop ko ah, natutunan ni Brother Hermar sa dating church na pinapatawad kita pero hindi kita pagkakatiwalaan. Hindi pa fully pagkakatiwalaan. So, ang ganda nung sinabi niya, no, kasi relate, nakaka-relate ako doon dahil entrusted sa akin yung pulpit, yung word ng Panginoon na I am an imperfect person na may depravity pa rin, nagkakasala pa rin. Paano kung ako yung maka-offend? Paano ako yung magkasala sa inyo? Di ba? Pagkakatiwalaan pa ba? So, high calling yun sa pastor. Kaya, very important na yung sin na kwan ay mag-categorize siya as disqualifying ba to o hindi. Okay? Pagdating sa ano, sa mga may position, may office sa church, kaya napaka-tindi ng standard yung qualifications. Kasi, pag na disqualify, mahirap talaga. Kasi yung integrity ng pastor, maka-question eh, no? Kung disqualifying yung sin niya. For example, lahat ng binanggit sa 2 Timothy, lahat ng
kailangan husband of one wife, paano kung nang chicks o ano, yung mga ganun. Kaya niya i-handle yung family niya. Hindi siya brawler or palaaway, hindi siya drunkard, yung mga ganun. Yung mga scandalous sin na nagdi-disqualify sa isang pastor. So, gaya na sinabi mo, brother, si Peter ay nirebuke ni Paul to his face. Pero pinagkatiwalaan pa rin sila ng gospel ng Panginoon. Nagtuloy pa rin sila sa kanilang ano. Kasi hindi naiiwasan yun, yung conflicts na binabanggit sa Biblia. Kaya, ganun din, tandaan nyo, first and foremost, bago nyo naging pastor, yung pastor, ay kapatid nyo siya kay Kristo. Okay? Sila Pablo, sila Pedro, ay kapatid sila. So, ina-expect na nagkakasala rin talaga sila. No? And sabi doon, bearing one another, eh hindi exempted yung pastor doon. Kasama yun yung mga failings ng pastor na kinocover natin in our forgiveness or yung ganun, kasama yun. So, in that case, kapag trust ang pinag-uusapan, pinapatawad na kita pero hindi kita mo na pagkakatiwalaan. May ganyan akong prinsipyo dati, but it changed nung nakita ko yung biyaya ng Diyos sa personally, di ba? Sabi ko sa iyo kagabi, paano ko si Lord yung mag-ano sa atin noon, magsabi sa atin, pinapatawad na kita pero hindi kita pagkakatiwalaan. Hindi mo na kita bibigyan ng hangin ngayong araw na to kasi I can't trust you. Malay ko ba kung yung hininga mo eh mura-murahin mo ako mamaya? Malay ko ba kung binigyan kita ng hininga ngayon eh magkasala ka? May na-realize ba tayo doon? Di ba ang bigat na Diyos na ng mga Diyos, hari na mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, nagtitiwala sa atin ng mga makasalanan na pinabanal ng Diyos. Pinagkatiwalaan niya tayo knowing that the next moment, eh magkakasala tayo sa Kanya ulit. So, in that realization, napahiya ako sa sarili ko na sabihin na, teka muna, hindi mo na ako pagkakatiwalaan. Or, hayaan mo na. Respect my trust. Earn my trust. Parang, earn my respect. Ganun. So, pag nagpatawad tayo, isa sa mga sign ng pagpapatawad natin ay yung tiwala. Okay? Tiwala. For example, sa mga writings, sa mga epistles, meron doon sinabi, yung magnanakaw, wag na ulit magnakaw. Baka yung magnanakaw na naging believer, nagnakaw sa loob ng simbahan. Nag-umit siya doon. No? So, malamang, patatawarin natin siya. Pero ang question, part ba ng forgiveness natin yung trust? Yes. Yes. Pero may wisdom doon na hindi mo siya i-assign sa finances ng church. Okay? Okay? Kasi ilalagay mo lang siya sa temptation. Tama. Pero na-example ko nga dyan na there are things na nakaka-encourage din sa isang nag-fail. For example, ang struggle ng isang kapatid ay yung gossip. Hindi siya mapagkatiwalaan sa sasabihin ng ibang tao, mga istorya. Ano bang buhay niya sa church kung di siya pagkakatiwalaan? Kasi ang buhay ng church confession eh, mag-share tayo ng burden sa isa't isa. So, kapag ba mag-uusa, ay teka muna, alam naman natin mga kapatid, si kapatid na ganito ay ito ang struggle. So, aalis muna siya bago tayo mag-beating. Kasi di tayo nakakasigurado kung nag-repent na siya o binago na siya ng Panginoon sa area ng gossiping. Papaalisin ba natin siya? Hindi. Because that sin is ano, kumbaga ang sinabi ni ano ni si Pablo ba 'yun? Oh, ang dati magnanakaw ay huwag na magnakaw o si Pedro. Dati magnanakaw, huwag na magnakaw. Trabaho. No? Ay, sino nakakasiguro na kapag binigyan siya ng trabaho o tinulungan siya na maka-apply sa isang work na hindi na siya ulit magnanakaw? Sa madaling salita, may pagtitiwala doon. Pero again, may wisdom. Kasi baka itanong, oh, pastor, di pwede nating i-assign yun sa finances or whatever. No, may wisdom naman. Kung alam natin na yun ang weakness niya, wag natin siyang ibuyo sa weakness na yun. Pero i-build up natin siya. No? So, bawa, yung problem nga or yung issue ay gossiping. Eh, pagkatiwalaan natin. No? Dahil kapag nagkasala siya, patatawarin natin siya ulit. Tama. Patatawarin natin siya ulit. Pero, at the same time, may cautiousness.
may pag-iingat na wag natin siyang ibuyo din na malagay sa alanganin, na matempt siya sa sin na yon. Okay? Okay po. So yung trust, ano yun? Pag, ano rin yun, reflection ng forgiveness natin. Kasi yun ang ginawa rin sa atin ng Panginoon eh. Pinagkatiwalaan tayo ng hininga, ng ebanghelyo. Sino ba tayo? Di tayo karapat-dapat. Pero nandun yung pagtitiwala niya sa atin. Yan. Okay, bro. Yan. So yung part na hindi mo na kita pagkakatiwalaan, struggle yun. Struggle yung hindi magtiwala sa ano. Baka yung hindi nagtitiwala ay mayroon pa siyang issues na unresolved. Hindi ko na masabi kung sin talaga kasi depende naman sa ano yun, sa sitwasyon ng tao. Pero ayun, magpagtiwalaan natin. For example, sa mag-asawa. 'Di ba? Nag-fail yung asawa. Sabihin natin nagkaroon ng extramarital affair. O paano 'yun? Dito ka na lang, gagapos kita sa bewang ko. Hindi ka pwede mamalengke. Bawal ka mag-cellphone. No? So, ang napaka ano nun, toxic nung ganong klaseng setup. No? Kaya, ano, part nun is yung forgiveness talaga. Pero, tutulungan mo. Kailangan aware yung tao na may ganong struggle na tinutulungan mo siya. No? Ganon din tayo sa loob ng simbahan. Okay? Yan. Ano pa? Okay, tapusin na. Ready na ba yung food? Okay. Baka meron pang gustong maple. Since may oras pa. Ay, meron sa mga dadagdag pa. Pero sabi mo kanina, may dadagdag ka. O, joke bed. Okay na. Yung number 2, check ko muna. Asan yun? Yung question po doon na ano, yung sa Schadenfreude. Frode ba tawag? De, ano, nag-imply kasi sa akin to as ano, parang masaya kapag kami nag-feel. Parang yun yung dating sa akin. Tama ba? Ayun, yung parang sa akin, Christian, how can a Christian overcome and eradicate this sin? Ano eh? It's a part of ini-expose ng isang Christiano kapag meron siyang ganun. Thinking ah, kahit sa thinking pa lang. It's a form of jealousy sa... Bakit mo ikasisiya yung ikababagsak nung kasama mo? Parang it's a form of jealousy sa akin na to the point na may problem. Na it's something to repent or it's something to evaluate yourself. Baka hindi lang siya problema, it's either may problema sa tingin mo sa ano sa confession mo as Christian. Kasi para sa akin ano eh, walang dapat puwang sa isang Kristiyano na maging masaya siya sa fall nung iba. Dahil normally, katulad nga nung nangyari kay Joe sa mga friends niya. Although nandoon naman nakita natin yung empathy no na sympathize nung mga friend niya, pero maging maingat dapat dahil hindi natin alam kung ano yung sitwasyon. Katulad nun sa kanila, special case yun. Although nandun naman nakikita natin yung ano, pero in a sense, maging maingat dahil hindi pare-parehas ng ano eh, ng pinagdadaanan eh. So yung sa case naman ni Job, ibang case yun. Kasi normally, ano yun eh, inalaw ni God na mangyari yun eh, to teach them eh. Merong may masabi. Pero sa point ng ano ng isang Kristiyano towards other people na bumabagsak tapos ikinasisiyan niya, may problema. Para sa akin ano, something it, pero ano ah, siguro yung classification nun, if in case
when it comes sa justice, pwede naman nating ipag-play kung sakaling may nakikita tayong ano eh. Kaya, naalala ko yun yung naging kasama sa topic natin sa BR. Yung, kung okay lang ba na ipag-pray yung, for example, yung corrupt na tao, pinagpe-pray mo na ma-expose yung sin niya. This is something justice na pini-perform natin. Pero, when it comes sa mga kanya, kunyari, paglubog niya, hindi siya yung punto na ikasasaya natin dahil to, ano eh, para sa personal, ano niya eh, personal na pagbagsak. Kumbaga, may, in a sense, na masaya tayo dahil na nasa-serve yung justice. Pero, when it comes sa, for example, namatayan siya, masaya pa tayo. Hindi siya, ano eh, hindi siya pwedeng ikabit sa pagiging Kristiyano. Yung pagiging ganung attitude. So, yun, in a sense, dapat, meron pa rin tayong, ano, kasama pa rin doon yung, ano natin, yung, tama ba yung magiging term? In terms of parang reverence natin sa Diyos. Dahil, ano natin eh, dapat, parang sa akin, dapat wala talagang ganung puwang na maging masaya tayo sa mga ganung pagkakataon. So yun, yun lang yung nakikita ako doon. Pero yung, hindi ko masagot paano i-eradicate yung bagay. Pero I think yun yung isang nakikita ko na dapat ang isang Kristiyano, hindi siya makitaan ng ganong pasiyan. Harm joy. Pwede. Yun. Yun lang naman po. Yun ang ito. Salamat doon, brother. Synonym noon yung gloating. If you gloat over your enemies, bawa, nadapa, tinawan mo, ha, 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 tagumpay, buti nga sa'yo. Ganun. Yun, simple yun. Yan, yun. Masama yun, that's evil. Ako na mag-close, bro, since para may panalangin natin. Gusto ko lang basahin itong comment. Is part ng komentaryo ni John MacArthur sa Book of Ephesians. Sobrang ano to. Kasi yung inaaral ko last week yung preaching ko about imitating God. Tapos nag-dwell yung discussion about forgiveness. Anong kinalaman nun? Imitating God tapos forgiveness yung pinaka-core niya. Tapos ibinasa ko ibang komentary. Same din yung sinasabi. Parang hindi ko to nakita dati na mas lamang ang part ng forgiveness pag pinag-uusapan ng imitation of God. Sabi dito, sa sinulat niya, kinote niya yung story ni Robert Falconer. Robert Falconer tells the story of his witnessing among destitute people in a certain city and of reading them the story of the woman who wiped Jesus' feet with tears. So si Robert Falconer, isa siyang minister, or again, I think missionary siya sa mga mahihirap, sa mga aba, sa isang lugar. At kinento niya doon yung story ng woman na hinugasan ng kanyang mga luha, yung paa ni Kristo at pinunasan ng kanyang buhok. While he was reading, he heard a loud sob and looked up at a young, thin girl whose face was disfigured by smallpox. Sabi niya, habang binabasa niya yung scripture na yon, may narinig siyang iyak, yung loud sob, yung hagulgol. Malakas na hagulgol mula sa mga nakikinig doon. At nakita niya yung humahagulgol ay isang payat na babae. Payat na babae. Tapos yung mukha niya disfigured na, yung na ano na, parang nasira na ng smallpox. Alam niyo yung monkeypox? Mas worse yung smallpox. Yung smallpox talagang parang pinigsa sa buong katawan mo at talagang parang ketong wawasakin talaga. Yung iba wala ng ilong, iba wala ng palukap, wasak yung bibig. As in wasak, disfigured. So ganun yung effect ng smallpox. After he spoke a few words of encouragement to her, she said, so encouraging babae, no? Sabi ng babae, will he ever come again? The one who forgave the woman. Babalik siya muli? Babalik ba siya muli? Yung nagpatawa dun sa babae, I have heard that he will come again. Narinig ko kasi na babalik siya ulit. Maring nakarinig siya libang preaching that Jesus Christ will come back soon. At ang tanong niya, will it be soon? Babalik ba siya kaagad? Nung nabasa ko ito sa part na to, inisip ko, kaya yung tinatanong kailan babalik kasi baka mamamatay na siya, hindi niya abutan yung pagbabalik ni Christ.
But when I continued reading, sabi ni Robert, he could come any time. But why do you ask? Pwede siyang bumalik any moment, kahit anong oras pwede siyang dumating. Pero bakit mo tinatanong? Falconer replied. Tapos, after sobbing again uncontrollably, humahagul-gugul ulit yung babae, sabi ng babae, Sir, can't he wait a little while? Sabi niya kay Robert Falconer, yung disfigured face, na thin woman, a victim of smallpox. Wala na siyang mukhang mayaharap, kaya siya inilalapitan ng minister. Pwede bang maghintay pa ng kahit saglit ang Panginoon? Huwag muna siya bumalik. Sabi niya, My hair ain't long enough yet to wipe his feet. Hindi pa ganun kahaba yung buhok ko para punasan yung kanyang paa. Nung binabasa ko to, sabi ko, grabe. She's not thinking of anything but responding sa forgiveness ng Panginoon. And John MacArthur concluded, The person who sees the greatness of his own forgiveness by God's love will himself in love be forgiving. Yung tao daw na nakita yung greatness ng pagpapatawad ng Diyos sa kanya sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos, ay siya rin ay magiging mapagpatawad sa pamagitan ng pag-ibig. He forgives in love because his Heavenly Father has forgiven in love and he desires to be an imitator of his Father. Yun pala yun. Nagpapatawad siya kasi pinatawad siya sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos in Christ Jesus. At ganun din ang gagawin niyang pagpapatawad. At gusto niyang gayahin ang kanyang Ama. I pray na itong section na to ng ano ay ma-push tayo hindi lang mag-forgive kundi to imitate Christ. Hindi lang to bear one another, to be tolerant to one another, pero gagawin natin to in love of Christ. Let's all bow down and let us pray. Our Father, salamat sa buhay ni Brother Chester na ginamit nyo upang ituro sa amin ito, Panginoon. Isang bagay na napakahirap to carry each other's burden, to edify one another amidst all our failings, yung mga afflictions namin, yung mga weaknesses namin, yung mga sensitivities namin. At hindi lang ito buhatin, Panginoon, hindi lang ito magkaroon ng forbearance, kundi doing it with pity, with patience, and helping and assisting our brothers and sisters. Lord, kahabagan nyo kami na ito yung mangyari sa aming kongregasyon, Panginoon, as we're being covenanted. Ngayon pa lang, makita na to sa amin. Because if we fail in this, Panginoon, kung dito pa lang bumagsak kami, Panginoon, pinapakita lang nun na hindi talaga kami mananampalataya. Pinapakita rin nun na hindi talaga kami isang simbahan. Kahabagan nyo po kami. Baguhin yung mga puso namin. Durugin yung mga puso namin. If we fail this test, Lord, napakalaking problema nito sa amin, Panginoon. So we plead for your help towards your people, Lord. Kahabagan nyo kami, Panginoon. Gaya na sinabi ng kapatid namin, si Brother Chester, hindi lang ito suggestion, but this is a commandment. Kaya dalangin namin, Lord, na sundin namin ito. Patawarin nyo kami sa kayabangan namin. Patawarin nyo kami sa katigasan ng mga puso namin, Panginoon. Dalangin namin na habang hindi pa sa mga oras at mga araw ay mas maging kawangis namin ang iyong anak na si Kristo Jesus. Salamat o Diyos sa inyong biyaya. Maging sa iyong pagsasalusaluhan, maging kalakasan namin ito, at pagpalain niyo po ang mga tao at mga kamay na naghanda nito. Tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa labor, brother.